ng version ko ng sotanghon, gagamit ako ng malalaking hipon. Meron akong cabbage. Kaunti lang yung mga gulay ko kasi gusto kong i-highlight yung noodles ng sotanghon. Kaunting carrots. Sibuyas na mura galing sa aking garden. Sibuyas na puti. Black pepper. Toyo. So yung toyo, hindi masyado siyang light soy sauce lang yan. Olive oil. Tapos chicken bouillon. Okay, so samahan niyo akong mag-isa ngayon. Okay, maglagay tayo ng mantika. Okay lang na medyo madami. Kasi olive oil naman siya. Tsaka ubos na rin pati yung aking olive oil. Oh. Lagay na natin ang sibuyas. Lalagay ko na yung carrot para maluto na siya kaagad. Hintayin natin na maluto yung dumambot yung carrot together with onions. Lalagay ko na yung prawns natin. Yung prawns natin hindi pa siya luto. Mukha lang siyang luto kasi kulay pulas siya. Pero yun ang kanyang natural color. So tatakpan ko muna siya, hayaan ko siyang ma-steam. Check natin yung prawns, pwede natin siyang baliktarin. Ang sarap ng amoy. Then I'll put black pepper. Lagyan ko na siya ng kaunting soy sauce. Not too much. I'll put the lid on. Then I put water. Hintayin natin siyang kumulo. Tsaka ko ilalagay na yung ating sotanghon. Hindi ko pa ito tinitikman kung ano ang lasa niya. Mamaya na. Pag nailagay na natin lahat ng ating mga ingredients.
Ayan, kumulo na ang ating pinapakuluang hipon. This time, I'm going to add the sotanghon. Binabad ko muna to sa mainit na tubig. Takpan natin para mag-absorb lahat ng kanyang sabaw sa noodles. Hintayin natin kumulo. Balik tayo. Make sure na hindi dumikit yung inyong noodle sa ilalim ng inyong pan. Ilalagay ko na rin yung gulay. Including the murang sibuyas. Sa tingin nyo kulang yung sabaw, nang magdagdag kayo ng sabaw, katulad nito, medyo kulang siya. Meron ako dito pork stock. Smells good. And then, maglalagay ako ng oyster sauce. This is almost done. So this is my seafood sotanghon version. And this is done. Just a tiny bit. Toasted sesame oil. So this is done. Thank you guys for watching. Don't forget to share my cooking. Bye.